And bali apat ang station na ito. We have Luzon also yung freshwater station Binangonan. Kasi may makista tayo nabubuhay sa Tabang, nabubuhay sa dagat. So mayroon sa brackish, dagat at Tabang pag naghalo yan. So mostly it's lang nabubuhay sa brackish naman. And then yung main station nito na in Iloilo also nasa Tigbawan. So bali pa inland station na doon bali nakabase ang mga scientists namin. At yung brackish water station northern part ng Iloilo naman, so bali dalawa po yung station sa Iloilo. And then ito naman yung nasa Guimaras, and then as you can see surrounded ito ng dagat, kaya mga marine species po yung mga nandito. Tubig dagat po ang mga isda na nabubuhay naman dito. At most of mga isda mga nandito sa amin, mga pinapaitlog, mga breeders, broodstock. So yun ang mga ginagamit ng mga scientists natin, like pag may study sila yung pagpapaitlog na hindi po natural or artificial pagpapaitlog. Si inu-induce nila so using hormones. So yes, like took eggs, took sperm, inject back them with hormones, so talagang mangitlog yung isda pag gusto't hindi nila. Yes, pilitan. Pero at least makakabuo tayo, lalo pag magka-problema tayo later on sa dagat na baka wala na tayong isda na matitira, dahil alam naman natin na isa nga, medyo marami pa yung nangingisda kaysa isda. So we can provide millions of itlog, so using technology, kahit to, we don't have isda sa dagat, mga breeders, kahit cultured cages na breeders, so we can provide eggs or mga similya. So by the way, my name is Manong Ramel, so ako po magtutor sa inyo, and then we have to go around para makita natin yung mga isda na nandito sa amin, okay? Sige po, okay, ang city by the way is this is funded by our government, and then Southeast Asian countries ang nasa likod nito. Kaya city, Southeast, I think the logo. So as you can see, kaya pala daming flag dun. Yes, those flags are members of our organization. So ang by the way, ang city, ma'am, start, nag-umpisa ito 1973 pa sa Pilipinas. Si medyo konting tagal na, so I think Marcos time pa yata yung time yan. And then ito ang lugar din sa Guimaras na pangalawang pinatayo, dahil yung main station in Iloilo start 1973, so ito 1974 po sila nagpunta dito. So I think so we have to go right there para pakainin natin, kukuha ko ng pagkain ha. Isda. Sea cucumber, yung mga sunfish. So last time may mga seahorse silang ginagamit na species dito. Ay, na lalaki. I don't know kung kilala nito. Ang lalaki. I think in Luzon, we call this one labahita. Ay, oh, may turtle! Yes, and then also, we have turtle ating dahil turtle. Yung pawikan ko. Ay, ang laki! Pwede picturean mo. Okay. Ang lugar namin, isa din napili ito, parang rescue center ng mga pawikan. So every time, pag nakuha ng mga nangisda, lalo na pag natrap, lalo may mga sugat o ano, so dito po yung bagsak na itong mga pawikan ito. Ay, opo, ito yung isang paa. Yes, dahil last time nang hinatid dito, nandun pa yung kanyang flipper, kaya kukunti na lang yung buto na lang nakakabit, kaya minabuti na pinutol na talaga kasi ang sakit siguro. And then sobrang payat niya last time, and then ang nag-operahan pa niyan, I think yung guy na sa Born to be Wild. Oh yes. Yes, I think that was his name. So hanggang dyan lang po sila. Yes, but yung pawikan, ibalik namin ito sa dagat pag okay na po ito. I don't know, this time nagiging maganda na yung kanyang pakiramdam. So maybe next year, so we have to release this month, itong pawikang ito. She's name is Ramona. Hi, Ramona. Yes. And that, but these guys are mga labahita, ang mga islang ito. Oh, I think pamilya kayo ng labahita. Opo. So mostly, yung mga bata kilala sa mostly, sa tawag nilang si Dory. Si Dory. So, ah, si Dory. Labahita. Daddy, si Dory pala. But Ilonggo, we call this one Indangan. So local isda po ito, dito sa paligid, ang dami nito. Kaya isa ito sa mga napili nila, yung labahita. Eh, masarap yan. Yes, ma'am. Lalo sa ihaw. Isigang mo man niya. Ipilay mo siya. So, walang problema ang labahita. And then, dito naman. So, we have dito yung mga male na pompano. So, male. Yung mga malapad siya. Kasi yung mga pinil. Doon namin sa kabila nila, guy. Iwalay yung babae at lalaki. Diyan si Dory. Yes, at si Ramona yan. Yes, si Ramona si... Hey, Mona! Si ito. Ay! Ay! You like me! Kailangan po sa isda, sa pawikan, kailangan hangin. Kahit sino naman, kailangan hangin.
kahit silang isda, pag hindi po sila nagkaroon ng hangin, bago sila bumuha, nalulunod ang isda. So, yes. So, dito po yung lugar na dito ka makakarinig ng isdang nalulunod. Yes, ma'am. Yes, ma'am, dahil inupirahan siya, kasi last time kasi, nang hinatid siya dito, eh, kukunti na lang, nandun pa yung pleper niya, kaya lang, maliit na buto na lang nakakapit, siguro ang sakit siya gumalaw. So, na nakita, tinurn over dito at inupirahan na lang para maging ganyan. So, at least na makamanage po sa kung nagkumain siya ng... At last time, almost na 27 na pawikan na pong pinabalik namin sa mga daan sa dagat. Kasi dito po, only 2 months or 3 months, okay na balik lahat sa dagat. Sinisilyo itong mga pawikan ito bago sila ibalik. So this one, sa pampano naman. Pampano. Yung parang malapad, parang sap-sap sa. And then it look like parang talakitok sila. Mm-hmm. And then may kasama silang yung parang sa, those spotted ones are... rabbit fish yung tinatawag natin peace. Danggit. Danggit. Ay, sa Maral. At ito, this is all pampano. But kukunti yung nandito dahil lahat mo yung nandito, lalaki, and then yung babae dun sa kabila. Eh, pag oras po season ng mangitlog, eh, yun, pili lalaki, pili babae. So may room kami talaga, may place kami na parang, yun ang parang courtship room ng mga isda. So eh, sinasabay yung mga isda. Meron silang sariling sogo. Yes, sir, ikot kayo kasi dito. Pag okay sa'yo ma'am, pag nag-cross ka dito mas okay na yung bag na mag-shortcut ka. Ay, ala! So this was baby lapu-lapu. Ay, baby! This was only 2 years old. Oh, 2 years old. At baby, maliit pa. Okay, maraming klase ang grouper. There's a giant grouper, there's a red grouper, there's a black grouper, there's a spotted grouper, there's a yellow and green grouper. So marami silang klase, there's a yellow spotted one. So marami pong klaseng lapu-lapu ang tawag natin in Tagalog. Yes, lapu-lapu na. Di ba kinakain yan? Ano po? Di ba nakakain yan? 100% kinakain ng lapu-lapu at ang mahal ng lapu-lapu. So lalo, pero pinakamasarap po yan, di ba? Yung red lapu-lapu is the best at saka pinakamahal. At alam naman natin when you say lapu-lapu, these are all gawing breeders dahil batang-bata pa. Bata pa yan? It's only 2 years old, ma'am. Lumalaki itong klaseng lapu-lapu hanggang 600-700 kilos. Wow. Yes, ma'am. Ito yung mga monster fish natin sa dagat na ito yung delikado sila paglapitan mo sa lugar kung saan sila nakatira. Eh talagang atakehin ka nito. So, natural, ma'am. Dahil yung nakuha nila sa Antique last time, yung nakikuha nila, mahigit 575 kilos. Ay, grabe! Nang na-open nila yung chan, they found out something. T-shirt, there's a sira ng relo, there's a badge of security guard, and lots of plastic goods ang open nila yung chan. So, lahat kinakain na kung lapu-lapu po ito ay isa lang sa maraming klase. Sir, good morning po. Welcome. Sige, sabay mo na lang siya. Sir, okay sa'yo kung sabay na lang kayo sa grupo ka dahil mag-isa lang po ko. Ingat lang po kasi gumagalaw lahat dahil lahat exploding floating cages, floating bridges, floating cages. Ay na, mataya kitan. Ay, baka ma-out balance kayo. It's okay, wala pa mang nalaglag dito. Good morning, sir. So, bali, ito po, explain to them yung grouper na malalaki. But this was, it's a baby grouper. So maliit pa po ito dahil lumalaki itong klaseng grapulapo hanggang 700-800 kilos. This was only 2 years old. Ito, may meron pa dito. Talagang maliit pa po siya at mamaya pupuntahan natin yung 7 years old. Ate, baka maulaw ka ah. Yes, mas malaki pa. Dahil ito rin nasa malaki namin dito.